Magandang umaga po mga kanayon. Welcome po sa Usapang Baboy Plus. Kasama ko po ngayon yung aking kapartner, si Dr. Ruth. Doc, napaka-interesting na pag-uusapan natin ngayong araw. Kasi po napakarami pong nagiging problema ng mga biik ngayon. Pangunahin na po dyan yung siguro napapansin nyo sa mga pag-aalaga ninyo. Ang bilis nila sa tamaan ng anemia. Tapos mahina pa yung kanilang mga resistensya. Doc, bakit nga ba napaka-prone sa anemia ng mga biik? Una, paglabas ng biik natin, kulang na talaga sila sa anemia, di ba? So 50 milligrams of iron lang sa katawan nila, and it's not exactly enough. Yes, right. Para ma-sustain, especially yung kanilang mabilis na paglaki. Which incidentally ay isang reason din kung bakit prone sila sa anemia, yung pagiging mabilis nilang lumaki. So another thing would be yung inahin itself, kulang yung iron na ibibigay niya to the piglet. And another thing, because we have domesticated the baboy, so ikinulong natin sila, so wala na silang access sa lupa, which of course, we all know, na very good source of iron. Dahil nga po sa mga nabanggit na dahilan kanina ni Dr. Ruth, talagang napakataas ng pangangailangan sa iron ng mga biik. Tinataya nga po na nasa 10 milligrams per day ang kailangan ng biik para matustusan yung mabilis nilang paglaki. Now, mula po pag-anak hanggang sa sila ay maiwalay, ang estimate po namin aabot ng 180 to 200 milligrams ng iron na kakailanganin ng mga biik para masigurado natin na hindi sila mababansot. Dalawang klase po ang anemia ng baboy, although hindi nyo to nakikita talaga, no? Yung isang tinatawag natin is hypochromic. Yes. So hypo meaning kulang. So yung dugo ng baboy kapag hypochromic anemia, maputla, no? Yes. Dok Ariel. And then yung isa pa na sinasabi natin yung macrocytic naman. So macro, malaki. Ibig sabihin yung red blood cells, malaki sila. So nahihirapang pumasok sa ugat. So you can imagine. So hindi maganda ang transport ng nutrients, so oxygen. Dok, dagdagan ko lang yung tungkol doon sa macrocytic anemia, ano po? Yeah. Kasi yung pag tinatawag na macrocytic anemia, wala rin siyang kakayahan na magdala ng hemoglobin. So ibig sabihin, kahit sapat yung hemoglobin, kung hindi naman mature yung dugo na magdadala nito, parang nagiging anemic pa rin yung mga biik. Tsaka iba pa, 'di ba, Doc Ariel, no? Talaga ang biik medyo mahina yan paglabas, especially during the first 2 weeks of life. Ang piglet very dependent on colostrum na ibinibigay ng inahin. So kung wala pong colostrum ang inahin, meaning walang gatas, wala ring colostrum ang mga biik natin. Ano po? So yun, isa yun. And at the same time, ang isa pa na sinasabi natin, dahil nga sa kawalan na ito ng resistensya ng baboy, yung pagtatae, di ba? Yes. Yan ang karaniwang dahilan ng pagkamatay ng mga biik natin, especially on the first 2 weeks, dahil nga sa mahina ang kanilang resistensya. Nabanggit nga ni Dr. Ruth yung tungkol sa importansya ng colostrum sa mga biik. Kasi po sa unang 2 linggo, dito talaga mahina yung resistensya nila at saka napaka-prone nila sa sakit. So dapat nakafocus po yung ating atensyon tungkol sa pagbibigay ng solusyon sa anemia at hanggat maaari, matulungan po natin yung biik na lumakas ang resistensya sa natural na paraan. Okay, Doc Ariel. So ngayong umaga, na pagtuunan natin ng pansin kung bakit napakahalaga talaga para sa mga baboy na nakakulong, lalong-lalo na ang tamang pagbibigay ng iron. Next meeting, ang pag-uusapan naman po natin yung tamang administration o pagbibigay itself ng iron. Kaya huwag po kayong a-absent ha, kasi napaka-importante po ng ating topic na di-discuss next week. Siyempre, makakasama niyo pa rin po ako, si Doc Ariel, kasama yung aking magandang partner, si Doc Ruth. Salamat. Kita-kita po tayo next week, dito lamang po sa K-Plus! K-Plus.